Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubing mong kami tumangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahaya ng salita. Binigyan ng Diyos si Manuan ng kanyang paog na asawa ang isang anak at ang pangalay ng sa kalaunay nagpalaya Israel mula sa mga Pilipin. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilan sa Iwan Barbis. Ang unang pagbago. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa Lisiligan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, magbibili ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok. Pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya ngayon. Siya ang magsisimulang pagligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel, sinisilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi siya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak na titikin ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga ng Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinapapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukod kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pangitutugon. Lagi kong mapupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong mapupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kumihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, o Diyos, ako'y paglaban. Tugon, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inaagap ang pag-asa. Maliit bang bata ako, sa iyo'y magtiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi pangang ikaw lamang. Tugon, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at tagila,
Ang tagay mong katanging ay hihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang sa ngayon, sinasambit ang gawa mong pinangaan. Tugon, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magkitay ko. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ngalay sa Harian, kapangkat ni Abiyan. At mula rin sa liti ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Kaya sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote. Siya ang nahirang na maghandog ng kamay niya. Kaya tumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamay niya. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalan. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamay niya. Nagulat si Zacarias at sinigla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi niya sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinirinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasin. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapuputsot na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon taglayang Espiritu ng kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa ngayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Tinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay nito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila bakit nagtagal ka ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit. Kaya natanong nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatilig. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya.